Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TicTALK with Aster, Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. From Dutch entertainment to an award-winning actress to a veterinarian, mga kaibigan, the one and only, Charmaine Arnaiz. Hello, thank you so much. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga viewers mo, Tita Aster sa TicTALK. Okay, una, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon, Tita, mostly bahay lang, pero kakagest ko lang sa magpakailanman. So, yung episode namin, finiture namin yung putol yung paa ng... Oh, yes. Yeah, oh. So, madaming reviews na maganda sa Twitter, kaya thank you sa lahat ng mga nanood. And of course, syempre takot ka pa, hindi ka pa ready sa lock-in taping, sa bubble na tinatawag nila. Oo, hindi pa ako nagla-lock-in taping ever simula ng pandemic. So, ang mga guesting ko lang yung mga tipong 1 to 2 days lang na taping. Kasi hindi ko pa kaya na malayo sa mga bata ng matagal. Mawala for 1 month at even more, diba? Tapos yung mga aso ko pa, mga pusa ko pa, so kailangan pa nila ako sa bahay. Tinapos mo yung pag-aaral mo, diba? Yes, Tita. Tinapos ko ang veterinary medicine sa De La Salle Araneta. And thank you sa manager ko, si Tita Bibsy, who already passed away. But it was her who helped me na magawa ko yun. Kasi siya nag-aayos ng schedule ko noon, kahit na gumagawa ang pelikula. Ginagawa niya ng way na makapasok pa rin ako sa school, kahit na underload ako, kahit na 8, 12 units lang, sige lang, basta lang meron. Kasi maandar, diba? Matagal nga lang. Kung 6 years ang course, nagawa ko in more than 12 years up. Pero natapos ko naman siya, awa ng Diyos. Kailan ka bali pumasok sa showbiz? Paano nagsimula ang showbiz career mo? Sumasama ako sa tita ko, yung mommy ni Cheska Garcia. Mm-hmm. Kapatid kasi siya ng mommy ko. Kali first cousin mo sina Patrick Garcia at yes, si Cheska. Yeah. Okay. So sumasama ako kay Tita Bing, tapos nanonood kami ng basketball. Ang favorite ko, si Jaworski. So fan ako ni Jaworski, sumisigaw ako everybody's sa TV. Favorite. Oh. So na-feature ako na face of the day, mga ganyan. Hanggang gumawa ako ng commercial, yung Presto Ice Cream kasama si Alan kay Dick. So, meron akong nagawa na dalawang commercial. And then, nakilala ko ni Nat Gutierrez sa Dugout. Oh, yes. Naghahanap siya ng mga bagong faces for Viva. So, nasama ko sa unang movie ko na Estudyante Blues. Yun. So, na Raymar Santiago. Yes, diba? Yun yung unang movie. Oh, introducing yes kami noon. Tapos, nagsalamin ako kasi hiyang-hiya ako na makilala ng mga kaklase ko. Kasi STC ako noon, bawal actually na mag-artista ka kung nasa STC ka. So, summer noon. And then the following year, I had to leave STC kasi nga bawal ang artista doon. So, kung tuloy-tuloy yun, wala na. Hindi na talaga ako pwede pumasok. And then I did Teacher's Enemy number 1. Sa Viva pa rin. Viva pa rin. Yes. Tatlo ang ginawa ko dun eh. Tapos Rocky and Rolly. Mm. Ayun. Yun yung tatlong ginawa ko. Pag may movie ka kasi, kailangan meron kang regular show. Yes. So para ma-promote mo. So, inintroduce ako kay Kuya Germs. Hindi ko alam na that day, tatawagin ako on stage ni Kuya Germs. Impromptu. Impromptu. So, nagulat ako. Tinawag ako on stage. First time ko makakita ng audience, Tita. Oh, dahil live yun eh. Live yun. So, nanginginig ako sa takot. Because I could hear everybody talking, ganyan. Tapos yung mga ilaw, nakikita ko yung mga artista na nakikita ko lang sa TV noon. Sina Romnick, sina Sheryl. So, nakaganyan ako sa kanila. And biglang tinanong ko ni Kuya Germs, can you spell That's Entertainment? Kasi meron silang That Spelling na segment. Alam mo, Tita, hindi ko na-spell yung That's Entertainment yung sa bandang dulo kasi nakalimutan ko anong letter ba ako nag-stop. So, napahiya ako. Pag-uwi ko, gusto ko umiyak kasi sabi ko baka nanonood yung mga klase ko. Sabi ko, sabihin nila, bobo-bobo ko, ba't hindi ko na-spell ng tama, nagkamali ako. Pero hindi yun napansin ng mga klase ko. Parang halata lang na nervous daw ako. Nung tumatawag sila, parang, wow, napanood ka namin, ganun-ganun. Hindi nila alam na nag-artista na ako. So, yun. So, sabi ko, ah, okay lang pala. So, naging regular member ka na ng Dutch Entertainment. Oo, Friday group, di ba? Wednesday group ako, Wednesday Tita. Group. Napunta ako sa Wednesday group. Mm-hmm. Nung nag-reshuffle, napunta na ako sa Friday group. Okay. Sinong makagrupo mo at that time? Sa Wednesday group, sina Ricky Rivero, Cheryl Romdick ang ano namin doon. Mm-hmm. Tapos, Jennifer Mendoza, Mikey Villanueva. Yeah, kasi magkasama kami sa Viva Movies. Ah, si Mikey ba? Tsaka si Mikey. Oh, ayun. So kami, magkakasama kami doon sa Wednesday group. Matagal din ako
sa kanila at saka Jovit Moya, sama din dun. Marco, buhay pa si Marco nun. And who else? Madami kami. Marco Garcia. Mm-hmm. Yes. Kasama din namin siya sa Viva, mm-hmm. sa movies. Kami yung magkakasama. Nung nalipat ako sa Friday group naman, si Shirley Fuentes kasama ko sa Friday. Naging Chris and Tina naman. Yes, yes. Nung 1994, kasi I was doing movies na, that was when I did San Ka Man Naroro. Nang tagal namin sa Ilocos. 1993 namin ginawa yun. Mm-hmm. Nung mga time na yun, nung busy na ako, nilipat ako ni Kuya Germ sa Saturday Entertainment. And then, there was a point na napunta na rin ako sa GMA Super Show. So, parang mag-graduate ka eh. Mm-hmm. Pag kunwari, you're busy already. Eventually, yes. Eventually, hanggang yung mga last few years na nasa GMA Super Show na ako. Kaya naabutan ko sina Ate Jean, si Jenica sumasama noon, nandun sa backstage. Mm-hmm. Little girl pa siya noon. Yes. Binibilang ko ng gummy bears. Yes. Yan yung favorite niya. Kaya ang tawag ko sa kanya nun, gummy bear girl. Imagine yung ano na yun, ang dami nyo noon dati sa Dutch Entertainment. Yes. So, this was prior to your being signed up by Seiko Films. Correct. After Viva, napunta ako sa Seiko kay Boss Robbie. Tapos, ang mga movie na ginawa namin doon was more with Romnick and Cheryl. And then, I think the most unforgettable one I did with them was Sunny Boy. Because yung Sunny Boy, kay Direk Jun Posadas yun, action yun, ang role ko tomboy. And then, I had to use a gun. Kasi parang mga bandits kami noon. So, first time kumawak ng baril. Ang bigat pala ng baril. Kailangan matuto kang kumawak. Proper handling ng baril. Tapos may mga effects kami na pumuputok yung ano, mga effects. Minsan, nasa amin yung ilalagay yung ano dito, yung wire. Yes. Natatamaan kami dito pag dito yung wire. So, takot na takot ako noon. Mm-hmm. Yun, so, unforgettable sa akin yun. Yung movie na yun. Mabuti hindi binago yung screen name mo. Di ba, usually si parang Robbie, kumpare ko yan, si parang Robbie Tan, pag nagsasign up with Seiko Films, marami sa kanila binabago yung pangalan. Like Rosanna Roses, di ba? Noong nasa Seiko ako, ang spelling ng Charmaine ko is letter C. Okay. Oo, kasi nakita ko sa mga magazine, letter C yung spelling. Mm-hmm. Okay. Charmaine. Oo. Parang ganun. Speaking of your screen name, actually, hindi naman siya kalayuan sa real name mo. Diba? Kasi ganito ang kwento niyan, tita. Kasi nga, na-discover ako sa PBA. Kakapanood kay Jaworski. Okay. Fan ako ni Jaworski. Okay. So, nakilala ko si Nap Gutierrez sa dugout nga. And when we were thinking of a name, he said, o sige, gawin na lang natin na Charmaine Jaworski yung pangalan mo. Sabi ko, wag naman. Kakahiya naman sa idol ko. Kasi every game, talaga, every game, tita, 14 years old ako noon, nagpapa-autograph ako kay Jaworski. Mm-hmm. Yung autograph book ko, puro sa kanya lang. Lahat ng pages sa kanya lang. Parang kada game, magpapa-autograph ako sa kanya. Yun eh. Pag nakita niya ako, natatawa na nga lang siya. Ikaw na naman. Hindi pa ba nagsasawa? Parang yun, yung autograph book ko puro sa kanya. So, yun, yung mga pangalan, hanggang sabi niya, lahat na nasa Ginebra, ano, Mamaril, gusto mo Mamaril? Sabi ko, naman, wag na lang sa Ginebra na ano. Hanggang sabi niya, sige, Arnaiz na lang. Kay Francis Arnaiz naman. Francis Arnaiz. Oo, diba? Tapos biglang pumasok si Janet Arnaiz na talagang Arnaiz. Oo. Sabi ko, nahiya ako. Sabi ko, siya Arnaiz talaga. Ako hindi. Pero sige, screen name lang naman. Pero yung Charmaine, doon talaga yung sa real name mo na Charmina, diba? My real name is Charmila. Charmila. Indian name kasi siya. So the reason why pinalitan is because nahihirapan yung mga tao, lalo na sa probinsya, na maalala yung name. Parang ganun yung reason. Your mom, kataganda ng apelido ng mama, Velasco. Velasco. Diba? Bakit hindi Velasco ang ginamit? Diba? Alam. Parang bakit? Charmaine Velasco. Ang ganda hindi rin ko naman kasi alam yung mga ganyan. Tita, kasi bata ka pa. Oo, bata 14 pa lang ako noon eh. So, sinap naman ang nag-isip. Oh. Parang at that time, nasa STC kasi ako noon. So, parang we wanted talaga na to change my name na hindi rin alam ng mga kaklase ko na ako yun. Parang ganun. Mm-hmm. So, pumayag ako na malayo yung name. It wasn't really my real name. Parang ganyan. Pero yung father mo, not everybody knows kasi na your dad, your late dad, was an Indian, di ba? Yes, he's Indian. He was born here. Yeah, talaga. He grew up parang here. Parang local na siya. Hindi siya nagsasalita ng Hindi. Hindi. Uh-oh. And he's Catholic, so oh,
not Muslim. Di ba Muslim naman ang... No, Hinduism usually. Ah, Hinduism, yeah. Hinduism. So, I have relatives that practice the Hindu religion. Pero siya Catholic talaga. Oo. Talagang, as in, born and raised Catholic. Yes, parang talagang Pinoy na ang kanya. Yes, oo. Oh, diba? Muntik na nga magpari yung tatay ko kasi kilalang-kilala siya sa simbahan. Oo, yeah, talaga. Araw-araw siya doon, twice a day. Oo. Tapos dalawa lang kayong magkapatid. Dalawa lang kami. Si Bani Paras. Bakit naman yung screen name ni anong younger sister mo, si Bani Paras, ginawang, bakit naging Bani Paras yun? Kasi ganito naman yan. Hindi si Benji Paras. Kasi since basketball player yung apelido ko, okay. Nung pinasok siya sa dats ni yung Tita Carms, parang sabi, oh, sige, basketball player na rin yung gamitin mong family name. Ah, see. Okay. So, para sa binigay sa kanya. Oh, galing naman kay Benji Paras. Wala naman akong kinalaman na dun sa pagpili ng Paras, pero okay. Yun yung napili nila. Okay, dun sa Dutch Entertainment kasi, may mga love team eh. May yung iba pa nga nagkakatuluyan o nagiging sila. In your case, isa lang ang alam kong na-link sa'yo. Pero hindi ko alam kung naging member siya ng Dutch Entertainment. Si Victor Neri. Ay, hindi siya. Sa ang TV kasi siya. Ay, ita. Yun. Hindi siya sa Dutch Entertainment. Hindi, that's why hindi ako familiar na nag-Dutch siya. Oh, hindi siya nag-Dutch. Was he the only showbiz guy na na-link sa'yo or naging boyfriend mo? Noon, yeah. Noon na ano, si Victor. Oo, si Victor lang talaga. Wala, pero sa Dutch Entertainment, walang na-link sa'yo? Meron din mga nanligaw kasi na hindi ko nababanggitin yung name kasi syempre may mga pamilya na rin naman. So, pero history na to eh, tapos history, na to. History, yes. Parang nila, eh, kasi buhay mo to eh. Oo, pero ayoko banggit na lang ng name. Basta merong isa na nanligaw sa akin, nagustuhan ko, parang naging kami. Pero may girlfriend siya sa, may love team siya sa Dats noong time na yun. Sabi niya, si Robert to? Basta. Alam ko na. Kasi hindi ko na, alam mo naman yung edad ko ngayon, di na ako masyadong, yung aking memory, nagpapalya-palya na. Pero, uy no, pag minsan may binuksan kang ano, doon naalaala ko. Ayun, dita. So anyways, Wednesday group na ako noon. Tapos, since nagalit nga yung mga fans, sabi, bubuhusan ako. Sa kanila, sa well, mga fans. Yeah. Sabi ni Kuya Germs, ilipat ako ng, nung nag-reshuffle, nilipat ako ng Friday. So that was the reason? That was the reason. Pero madami kaming, ginagawa naman yung reshuffling talaga. So hindi lang naman. Yun pero sa'yo may rason. May rason kasi nagalit na yung fans and ano. So it was affecting everyone. Dumating ba sa point na pati si Cheryl, ini-snub ka na? No, because nung time naman na yun, nakapag-usap naman kami ni Cheryl, I explained to her what happened. Parang, he claims na wala naman sila that time. I don't know kung totoo yun o ano. And then, so nanligaw siya sa akin. I think wala naman sila because he was also courting somebody else. Right. Kasi nabasa ko mga sa magazine, Christmas kasi he spent in our house or he visited me. Mm-hmm. And then in the magazine, nakita ko, New Year, ang kasama niya yung anak ng Ray Cards Do It. Tapos, so... Nagalit ako kay Nico noon. So nag-away din kami kasi nga nabasa ko yung may pictures pa sila. Right. So right. I don't think he was with Cheryl at that time. Maybe they broke up or something like that. Kasi it wouldn't also be in the newspaper that he was also courting somebody else. Mm-mm. So Mm-mm. Ayun, I don't know na kung nagkabalikan sila after. Pero yun, nag-away din kami after noon. Anyway, when did you finally get married? I met Che when... What was that? Year 2000? Mm-hmm. Naging kami in 2001. And then we got married 2004. So it's been 18 years married? Yes, 18 years. 18 years. 2004, I think isa ito sa taon na hindi mo makakalimutan. Not only because you got married on that year, but this was also the time na you got pregnant. Yes. And when you were heavy with your first baby, this was the time naman na may sakit ang tatay mo. Yes. Diba? My dad had a heart problem because he was diabetic. And yeah, eventually he had a stroke. Actually, nasa taping ako ng maalaala mo kaya. I was taping that day and they couldn't contact me. And pala, they brought my dad to the hospital na. So I was crying and crying sa set. Kasi hindi ako makaalis kasi nga... Nag-shoot kami noon. So sabi ko, what am I gonna do? Sabi ko, I need to go to my dad. Wala siyang kasama. Buti pinayagan nila ako after an hour. I went to him and di na siya responsive. Sorry. Every time I think about it, parang ano ako.
sometimes I don't think about these things anymore. Kasi... So, and then he was in the hospital for 6 weeks before he died, diba? Parang longer. And you were at that time heavy na with your first son, diba? Yes, oo. I was. Mm-hmm. And I almost lost my son because I had to go to the hospital every day. Sabi ko nga kay God noong time na yon. Sabi ko, Lord, if you're gonna take my dad, don't take naman my baby. Sabi ko, kasi parang I don't think I can handle naman losing my kid and then losing my dad. And then the doctor was saying, you can't stay in the ICU because it's also delicado for your pregnancy. So I tried my best to handle naman my schedule that time. But it was really hard kasi sa ICU wala namang upuan. You're not allowed to lie down. You have to stay outside of the room. You know how ICUs are if you've ever had that experience. Oh. Sorry. I get emotional thinking about those moments. Yeah, but that's what I went through. And it was hard because at that time, my mom and my sister, wala pa silang papers, no? They were still in the States. And di sila makauwi. So, until namatay yung papa ko, mag-isa ako. Oh my God. So, hindi nakauwi ang mom mo at saka si Bunny? And my daddy kept asking about my baby. Do you know if it's a boy or a girl? Gusto daw niya makita. Kasi na-miss niya si Moira. Kinuha na ni Bunny. Nasa States na sila. So, na-miss din niya na may baby sa bahay. Ang hirap pala noon. Imagine you were pregnant. Tapos at the same time, di ba, na ang hirap na. Siyempre, di ba, usually, dapat hindi ka na-stress when you're pregnant, di ba? This time, you have to take care. I was bleeding, tita. Oh my God. I almost lost my baby because I was stressed talaga. I was stressed na, syempre, na hospital siya, di ba? And I really lost everything kasi talagang naubos yung savings ko because even before that, he was getting sick na ilang beses din siyang na-admit sa hospital. Naka-ilang admission na rin. So talagang ubos din ako nun. But with the help of my relatives, my best friend who just graduated from medicine nun, unang sweldo niya, binigay niya sa akin para lang sa bills ni Papa. Yung relatives ko sa Indian side ko, they were there for me. So it worked out naman. Paano yung, let's say, kailan nakauwi ang mami mo at saka si Bunny? Nung may papers na sila, nakauwi na sila. So, the top, na kung after year. How many years? Matagal din, pero I had Che naman with me. So, and we were expecting a baby and okay naman. So, I lived in my in-laws' house in Paranaque. I stayed there after ko manganak. Para natulungan ako ng mother-in-law ko. I'm blessed that my in-laws are very kind people. My mother-in-law also serves in the church. So, you know, she's very prayerful. So, mababawet yung family that I got married into. Pero at that time, hindi pa kayo kasaling Che? Only because of what happened to Papa. That's why medyo na-delay din yung ano. But we decided kasi September 15 kasi yung anniversary talaga namin as boyfriend-girlfriend. So we really planned it na same date kami to get married. 2004. Yeah. Oo. Your dad passed on May of the same year. Yes, earlier. So kayo na-postpone dito. So when did you finally get married? Same date ng anniversary namin. Talaga, ano, plinano namin na gusto namin yung date ng marriage namin. Same lang ng anniversary September namin. 15. Yes. Ano ang naging impact nito sa iyo when you lost your father? When he was still alive, I remember kasi na sinasabi ko sa kanya, huwag na siya uminom kasi may diabetes siya. So minsan yun yung mga pinag-aawayan namin. I remember recalling those moments na parang sana hindi na lang kami nag-aaway or hindi na lang namin naging arguments yung ganun. Because in the end, ganun, dun din pala papunta. Ba't pa kami nagkatampuhan. When somebody dies that's close to you, you remember those moments na pinagsisihan. How would you describe your father when he was still alive? So, teenager ako, nung nag-artista na ako, and I had my own money, I wanted to get to know him. Although he would visit us, I never really lived with him. So, when I bought my townhouse, na si Tita Bibsi din na tumulong sa akin noon, na lahat ng kinikita ko, inipon ko, until finally she said, she was the one who found this townhouse, and she said, I think it's time for you to invest. When I bought that, I told my dad na I want to try taking care of him kasi may diabetes na siya noon. And sabi, can you live with us? So, nung pumayag siya, syempre, you know, parang nag-a-adjust kami sa isa't isa. Ganyan, kasi hindi rin siya sanay na pinagbabawalan siya sa beer or ano. Pero I was grateful na I was able to experience living with him. I got to know him. He's very, ano, mabait. Mga tindera sa area, they would go to him and ask him, like, for help. Pag ano, he's very generous.
he goes to the church. They call him Saint Francis because he has bird seeds in his bag. He has shoulder bag. Meron pa man malilit na picture ko. So, this is my daughter, Charmaine. Oh, he was so proud. Yeah. Oo, diba? And then he'd throw bird seeds. Akala ng mga tao, parang si Saint Francis o Assisi naman to? Kasi yung mga ibon talagang pumunta sa kanya. Ang daming ibon. Yung mga, pati doon outside his window, he would throw seeds and they would be like near him na, halos mga pasok sa room niya kasi kilalang kilala siya. Ang tataba ng mga ibon dati. Paglalapit ako, umaalis sila. Hindi nila ako kilala. Yung papa ko kilala nila. Ang galing nga eh. Ikwento mo nga kung sa amin kung paano mo nakuha yung role sa saan ka man naroroon. Kung saan tatlong best supporting actress ang nakuha mo. I remember lang that I had to audition for the part. Yes. So, madami kaming artista na nag-audition for that part. Pumunta kami sa bahay ni Tita Mid, sa Armina Segundina. Sa Forbes Park. I remember going to her living room, and then I was introduced to her, and then I was given a script of Hihintayin Kita sa Langit, the scene of Jackie Lou Blanco, and then she asked me to memorize it and to let her know kung ready na ako. Impromptu. Impromptu. That same. Okay. So when I memorized the part that she wanted me to play, she sat down on the sofa and then I did the scene in front of her and she, tears fell from her eyes. And then she said, "Iha, you got the part." Oh. Right there and then she told Coming me. From Tita Mids mismo? Wow. Nagulat din ako eh. Na parang she liked me. So, syempre, when we went to Ilocos, syempre, the pressure was on. So, syempre, she was trying to help me be a better actress. No time na wala sina Don and Richard, they would fly to Manila because may awards night, ganyan, they would have to attend. Naiwan kami ni Tita Mids doon, si Tita Bibet. Tapos yung mga bata noon, sina Rafa and Aya, they were still so small. Yes, yes. Minsan, ano pa ako na diaper ng dalawang bata na yun. Mm-hmm. And we would be in the beach kami ni Tita Mids. And then she would say, mag-workshop tayo. So kami dalawa, nasa beach kami. So siyang nag-workshop sa'yo? Oo, hanggang tinuruan niya ako ng craft. As in, magayong mata ko, the whole day nag-workshop kami. Kasi wala rin kami magawa. So tinuruan niya ako. Ang dami ko natutunan kay Tita Mids. When she passed away, iniyakan mo ito ng gusto? Oo, pero nagsisi din ako na hindi rin ako nakapunta nun sa kanya eh. I had my kids also din, maliliit pa. Sunod-sunod din yung mga babies ko. And I almost died actually with my second boy. Why? I don't know what happened, pero when I gave birth kasi to him, nag-relax yung uterus ko, tita. I bled for some reason. Na parang tuloy-tuloy yung blood. Sabi nila may mga cases daw na namamatay yung mga nanganganak because of yes, that. Yes, yes, yes. So nakakaano naman no, the first one you almost lost him as well, di ba si Gab? Well, yeah, kasi when I gave birth to Gab, dapat normal delivery. Tapos hindi siya malabas. As in, ginamitan ng forceps, ginamitan ng vacuum. Takot niya ako kasi kala ko mapuputol yung ulo niya dahil yung vacuum, narinig ko yung sound na whoosh, gumaganon. Mm-hmm. Sabi ko, Dok, sabi ko, baka ano mangyari sa baby? Tapos bumaba yung heart rate niya. Tapos sabi niya, siya, kailangan kitang i-open. Patutulugin kita. Hindi mo na nila pinapasok si Che. Sabi ko, bakit ano nangyayari, Dok? Bumababa daw yung heart rate. So, she had to perform a emergency CS on me para lang makuha yung baby kasi bumaba yung heart rate. So, yun, na-depress din ako nung tita kasi uwi ako noon, nanganak ako, dalawa yung hiwa ko, sa taas at saka dito sa tiyan. And yet, yung baby ko nasa hospital. Because he needed to stay because of what happened. So sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, nakaka-depress naman. So the second one? The second one naman, si Miguel, nag-bleed ako profusely. Na I almost lost my life. Yes. Birthday na birthday ko kasi October 31 siya, November 1 birthday ko. So the day before my birthday, sinasalinan ako ng blood. Pumunta nga si Rufa sa hospital nun, pinagtatawanan niya ako. And she, you know, she gave a gift to Gab because the day before, birthday naman ni Gab na anak niya yun. So she brought a big toy. So, kahit na gano'n, may mga ano ako, dextrose ako na dugo. Okay. Pinatawa ka niya. Oo, tsaka yung best friend ko si Joyce, yung doktora nga. So, she was my, she's my friend, she was my anesthesiologist also that time. So, yun, okay naman. I had people who were there for me. Okay, and then, your youngest? My youngest, si Amisha, yun ang pinakamadali sa lahat ng panganganak ko. Siyang bumawi.
Doon ka nakabawi. Grabe. Oo. Parang one day lang dapat. So, normal delivery. Yung second... Pag CS ka, tita, lahat na CS. Okay. Although, parang pinaano ng doctor na dapat mag-recover ka kaagad. Parang iba na yung doctor ko nun. So, iba yung orders niya. Gusto niya, one day pa lang, tumayo ka na, mag-try ka na maglakad, ganun. Wala namang complications so far. Pero after that, nagpalagate na ako because ang nangyari nung kay Misha, I had like, what do you call that? Yung water niya nababawasan. Yes. Yeah, so after that, I decided parang natakot na, ka na. Oo, parang tama na. Uh-oh. May girl na rin naman ako. Yes. Tsaka tatlo na rin. Tatlo na rin naman. Okay na yun. Pwede na. Magmula kasi nung mag-asawa ka, magkaroon ng tatlong anak, medyo naglaylo ka rin sa showbiz. Nag-stop ka. For some time, I think for 8 years. Yes. Diba? During those time na nakapahinga ka sa showbiz, wala ka bang na-miss? Na-miss ko din. May mga times na nanonood ako na parang, oh, nakikita ko yung mga posts sa mga kasama ko na na-miss ko sila, na-miss ko yung crew, na-miss ko yung set, mga director. Parang I wish na, oy, alam ko yung project na yan, parang sana kasama ako dyan. Pero I also embraced motherhood. Na-enjoy ko naman yung mga kids ko. I enjoyed na... At saka na subaybayan at naalagaan mo talaga sila. Yes. Oo, nakatutok naman ako sa mga kids ko. But you are actually a hands-on mom to them, di ba? Correct. And hands-on wife. Yes. Di ba? How would you describe your husband, si Che? He's very simple. He doesn't like the limelight. He likes his privacy. Mabait siya. Tahimik. Supportive. Supportive naman, oo. Understanding. Understanding ba? Oh, understanding naman, oo. Mm-mm. Disciplinarian din siya sa mga bata, ganyan. And he keeps our family in check. Wow. Ano yung mga pagkukulang ko? Alam niya, ito gagawin mo, baka makalimutan mo, ganyan. I'm the same way to him. Siyempre, we know kung saan kami kulang, di ba? Or kung ano yung baka makalimutan ko yung ganito, alam na niya. Kasi we know each other so well, so it's been so long. Ganun. Kadalasan in showbiz, nag-end up hiwalay. And you know kung sino-sino mga naghiwalay in this business, di ba? But in your case, nakaka-18 years na kayo. Turning 19 this year, di ba? Well, it's no easy ride, tita. There were times na, syempre, may mga away din kami na muntik na rin kami maghiwalay. May mga pinagdaanan din kami. Parang both our lives were also complicated. He also went through, you know, challenges also in his family. He went through something personal as well. So, kanya-kanya kami ng mga topa, kanya-kanya ng problema, ng iniisip, yung, di ba? So, but I don't think it should be on the table to break up because of that. Parang we both know how it feels to grow up in a broken family, also with him. So, I think our goal talaga is to raise our children in a happy family as much as possible. And so far, we're doing okay. I feel na we're a work in progress, but we're doing fine. Pero hindi kanya pinahinto sa showbiz career mo? Hindi na ako pinahinto, pero I've been requesting na sana pag okay na, sana payagan niya ako mag lock-in taping, kahit na isang beses lang. Kasi, actually, we've been saving up to build a house. Na parang sabi ko, kailangan din namin ng bagong car. Kasi yung car namin, maraming problema lately. So, sabi ko, parang gusto ko rin mag-ipon for a car naman. Or, syempre, I also make ipon for my mom since yung mga, di mo rin masabi. Yes. What if, lately nga, parang, buti itong pandemic, okay mama ko. But, there was a time na before the pandemic, nung hospital din siya. So, it was good na meron din ako natabi. Kahit pa paano, may mga taping-taping na rin ako. Ever since sa kinuha ko ni Direk Mario J, after tita, after nung 8-9 years na yun na wala akong taping, buhay pa si Tita Bibsy noon, we went to a show. Si Tita Bibsy usually nag-invite sa akin, oh, Shai, you wanna go with me? Ganyan, nood tayo ng show, ganyan. Nakita namin si Direk Mario. Taba ko noon, tita, kasi bagong panganak din ako. Tapos sabi niya, Charmaine, meron akong show. Guest ka naman. Ano, meron akong rule na bagay sa'yo. Galing-galing mo eh. Ba't hindi ka umarte ulit? Oh, Direk. Sabi ko, taba ko, parang nahiya akong magpakita na ganito kalaki. Hindi, okay lang yan. Dark clothes ka muna. Pag nag-aarte ka na, papayat ka din. Of course, hindi naman ako pumayat agad. Mataba pa rin ako hanggang ngayon. But I've been trying to lose weight. Yun yung umpisa na nakabalik ako ulit, tita. So, that was what year? So, it was direct Mario J. De Los Reyes, di ba? Munting heredera yun, tita. Yeah. Sa GMA. Right, oo. Yun at yung... hit yun. Magtagal yun. Tagal yun. Oo, si Mona. Yes. Ano yun?
bata pa siya noon eh. Right. Yun yung show na nagkasama ko. Kung i-rewind ang buhay mo, Charmaine, ano yung gusto mong balikan? At anong gusto mong i-delete? Madami akong gustong i-delete. Lalo nung yung mga traumatic moments nung bata ako. Muntik akong ma-rape kasi before. Ha? Huh? What year was it? Ilang taon ka noon? I was 8. Oh my gosh. Can you tell us? So, single parent si mama. And, wait ha. Let me just compose myself. So, I was mga 8 or 9. Parang, my mom had a business partner na parang Iranian. And he used to like drop off mga carpets, ganyan. And she was like doing it on the side. And parang he entered the house. My mom at was in the store with Bunny. So ako lang yung nasa room. And ano, mag-isa ako. When he delivered it, he has a key to the apartment. And I just woke up na parang he was kissing me. Oh my God. And then he was like trying to remove my clothes. I told my mom, I didn't make anything out of it. Kasi when I woke up, parang nagulat din siya and he left. So I just sat in the edge of the bed. Parang sabi ko, parang there's something wrong with what happened. Hindi naman ako na-rape na ano, but mga muntikan na. Dalawang paano kung hindi ka nagising? Oo nga. Pero, ayun, so after that, I told my lolo and I remember after nun, pinagalitan yung mom ko and I lived with my lolo. Kaya lumukay din ako sa lola ko after nung time na yun. Kasi syempre, my mom had to work, mag-isa din siya eh. So, parang si Bunny. Pareho kami, nandun sa bahay ng lolo and lola ko. Pero alam ko na inaway din ng lolo ko yung foreigner na yun. Parang they told him off. Parang kinonfront nila. Kasi nasa room kami, naririnig ko yung nangyayari. When my lolo and lola naman died, when they went to the States and they died. And then, my mom was also distraught. Nandun na kami sa bahay ng grandparents ko. Meron naman pare, tita. Pare naman to. Siya yung nagbabantay sa amin. Parang, he started kissing me here. Siyempre, nung time na yun, alam ko na. Pare, tita talaga ito. Oo. So, lumayo na lang ako. Pumunta ako sa dining room. Ilang taon ka naman noon? 10? Mga ganyan din. Oo. Tapos, sinabol niya ako. Naghabol lang kami dun sa dining table na ganyan. Pumasok ako sa room ng lolo ko. After nun, kaya naman ako napasok sa SDC. Tapos, everyday akong nasa guidance. Kaya nung bata pa lang ako, ano eh, parang feeling nila, ang dami kong karga. Pag marami kang pinaghihugutan, you become a natural actress. Kasi lumalabas pag may role siguro na binibigay sa'yo. Yeah, no, maybe. But imagine, so. But I think of it this way. Parang, if not for acting, I don't think I'd be sane enough. Because parang feeling ko ito yung way ko to express yung mga naramdaman ko noon. Hindi naman ako talagang na-rape. Just imagine yung mga almost, you almost did. Yes, it was traumatic. But I felt it was a blessing na naging actress ako because it was therapeutic for me. Na malabas mo yung emotions mo. Yun ang kulang kasi in our society. When was the last time na nakita mo si Bunny at saka your mom? Nakabalik na ba sila after they left for the US? Yes, actually my mom is here. Ah, okay. My mom is here na. So for good? Yes, for good. Mm-mm. So, siya naman yung nandito sa akin. Kasi, syempre, matanda na rin si mama. Mm-mm. So, si Bunny naman ang nasa States with her kids. Mm-hmm. Yun. She's married too. She's married na rin. How is Moira? Moira's okay. She graduated from college. Really? In spite of her health condition na naka-wheelchair na siya and everything, she's very resilient. She tries to be independent. Gusto niya agad mag-work. So, she got accepted in Disneyland, Disney World, sa Florida. So, despite her? Talaga? Mm-hmm. Pag may disability ka, hindi ka naman, ano, pwede ka pa rin mag-work. Yun ang maganda sa US eh, di ba? Correct. Oo. So, kahit na naka-wheelchair siya. Mm-hmm. So, sinamahan siya ng asawa ni Barney, si Tom, para ma-set up siya. Yesterday lang. So, kanina kausap ko, sabi ko, ano, kamusta yung lugar niya, yung room niya, yes, yung bathroom, hindi ba mahirap, baka madulas siya, yeah, mag-isa right na siya doon. Kaya ba niya mag-laundry? Mm-hmm. Yung mga ganun. So, pinakita sa akin ni Bunny yung mga pictures, mga videos, okay naman. Mm-hmm. Tatakot lang kami na baka may mangyari kay Moira, tapos wala kaming kakilala sa Florida. So, yun yung mga concerns namin. Ano ang anong lessons at realization ang nakuha mo dahil sa pandemya? I don't know, more of anxiety ang nakuha ko sa ano eh, sa pandemic na to, tita eh. Because, you know, there are people in the industry that died, people, you know, that we work with, na mga kaibigan na kaklose ko na namatay sa COVID eh. Mga hindi vaccinated, mga may sakit din kasi. So, masakit yun. Masakit yun malaman mo na COVID took their life. And yung, for a while, parang ang daming walang work, walang makatrabaho yung lockdown.
Like, I also have relatives na, you know, they were having a hard time. So, syempre, kung ano yung naipon ko, sinishare ko din, tinutulong ko, bili ng groceries, bigay ng money. But syempre, I didn't really work naman na sunod-sunod. So, I don't really have that much. And I'm also spending for my mom. So, I try my best na, hindi kami maluho, tita eh, family namin. Yung parang, my husband kasi is the type na, as much as possible, dapat ganito lang. Tuto tayo magtipid, matuto tayo na ganito lang spend natin if we want to build a house, ganyan. So, nag-iipon kami. So, it's very challenging sa family namin. But we're trying our best. Anak, let me thank my personal sponsors. Thank you so much to my good friend Flor Santos for Chami, letting us tape here dito sa Chami. Thank you so much to Ever Belena. Hello, Glow. Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements. Mesa Tomas Morato, Quezon City. Lugawan ni Tonyo, also in Quezon City. Eris Beauty Care. Bebot Santos of Coloretti Clothing. Richie's Kitchen by Richie Ang. Les Astille Salon for My Hair and Makeup. Gandang Rica Reyes. Chatusugay Jimenez. Ronald Arnaldo. And of course, Studio Manila. Anak, alam mo, it was an insightful interview. Well, kwentuhan ko tutuusin. Sana hindi kayo nabigatan masyado. Thank you so much, anak. And of thank course, you. Please take this opportunity to give your message to our viewers. To everyone watching, thank you so much. I hope hindi naman kayo nabore sa kwento ko. Naku? Or hindi kayo masyadong naapektuhan. Sorry. At sa pag-iyak ko. Sorry. Pero I made a Facebook page for all those na hindi ko ma-add. Sana ma-follow niyo po yung page ko sa Facebook. Just look for Charmaine Arnaiz. Wala pa akong masyadong posts. But wala ka pa sa Instagram. Wala. Meron akong Instagram. Then? Charmaine Arnaiz din po or Charm7. Please look for me and follow me. I also have Laika and I have TikTok. So, you know who to follow. Again, maraming salamat sa iyo, anak. And of course, huwag niyo kakiligtaang mag-subscribe, like, share. Hit the bell icon of TicTALK with Aster Amoyo for updates. Hanggang sa susunod na Biyernes, dito lamang po sa TicTALK with Aster Amoyo.